Mga kapatid, patuloy tayong nag-aaral po dito sa ating channel ng Salita ng Diyos na kasan ay patuloy na lumago tayo sa ating pong pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. At ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating tatalakayin. Ito po, tanong po ni Oscar Magana. Basahin natin. Tanong lang po, ano kaya ang palatandaan ng pagsisimula ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo? Bago po natin pala simulan yung ating serye patungkol po sa 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoon Kristo, nais ko po munang sagutin ito at bibigyan po natin ng magandang serye itong 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang palatandaan po, mababasa po natin sa banal na kasulatan. Hindi po tayo bibigoy ng Panginoon sa mga bagay na yan. Kaya babasahin po natin sa mga sulat ni Juan. Basahin natin yung palatandaan iyon na pagsisimula na paghahari ng ating Panginoong Hesus. Okay, basahin natin dito sa Aklat ng Pahayag 20 verse 6. Sabi dito, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Di ba napakalinaw? Yan ang palatandaan na kung saan bubuhayin yung mga banal. Yung mga banal na yon ang makakabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Yan po ang palatandaan na kung saan ay magsisimula yung 1,000 taon ng paghahari ni Kristo kasama yung mga banal. Ano ho? Ngayon, para mas malalim na malaman natin yung tanong ni Oscar. Balikan natin yung tanong ni Oscar. Ano kaya ang palatandaan? O diba, basa natin yung palatandaan iyon na pagsisimula ng 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Kung ating binasa ito, lalalim pa pag binalikan natin yung verse 5. Basahin natin yung verse 5. Sabi dito, ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Yung unang pagkabuhay ng mga patay, ang unang bubuhayin doon yung mga banal. Pagkatapos, sabi pa dito, ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Ngayon, iyan ang mga palatandaan. Unang pagkabuhay ng mga banal, yun ang simula ng 1,000 taon. At bago matapos po yung 1,000 taon, so ibig sabihin po matatapos pala yung 1,000 taon. Bago matapos ang 1,000 taon, bubuhay naman yung mga ibang mga patay. Sino-sino itong mga bubuhayin na mga patay bago matapos ang 1,000 taon? Ito'y pinag-aaralan po natin. May dalawang lugar po. Doon sa lugar ng mga patay, may napunta ng Sheol at may napunta ng Hades, di ba? Ngayon, kung babalikan po natin yung mga banal na napunta sa Sheol, yun ang iaahon ng Panginoon at bubuhaying muli. Basahin natin yung ating laging binabasa sa mga sulat ni Propeta Samuel. Unang Samuel 2:6, ano po ang sabi po dito? Basahin natin. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Kaya kukunin po yung mga banal doon sa napunta sa Sheol. O basahin natin, kasi dito walang Sheol. Ano? Sa isang salin, doon sa mga naunang version sa ADB, ito po ang nakalagay. Dito pa rin po sa unang Samuel 2:6. Ang Panginoon ay pumapatay at mumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. O diba? Kaya yung mga napunta na Sheol, isasampa, bubuhay muli. Pag dumating na po yung 1,000 taon, so balikan po natin yung pahayag 20 verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Kaya po yung mga napunta ng Sheol, mga banal pala yun, nabubuhayin ng Panginoon para makasama sa paghahari ng 1,000 taon. Bakit po? E mga ngaral po uli sila ng Ebanghelyo ni Kristo sa panahon na yan. Yan po yung pagpasok po rin ng 7 taong kapighatian. May dalawang parte yon. Yung unang parte na 3 taon at kalahati, dito bubuhayin yung mga banal na sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo para ipangaral ang Ebanghelyo.
Kapag natapos na po yung unang kalhati na 3.5 years, papasok din yung 3.5 years na natitira doon sa 7 taon na kapighatian, doon naman po yung tinatawag na Great Tribulation. Yun na matindi. At doon naman yung bubuhayin muli yung mga natitirang hindi binuhay nung unang pagkabuhay na muli. So, dalawang parte yung tribulation, yung unang parte, yung unang mga banal, bubuhayin. At yung mga hindi banal, bubuhayin din pagkatapos nung 3 kalahating taon na nangangaral ang mga banal. Ngayon mga kapatid, ito ang tanong ko, nasundan ba ninyo? Naget ba? Doon sa iba, kung hindi ito nasundan, gusto kong ulitin para maging malinaw sa atin. Babalikan natin yung graph. Puntahan natin yung graph. Ano po sabi dito? Itong graph po, dito po sa pagdating po ng 7 years, the tribulation ho, ito'y nahati sa dalawa. Yung unang kalahati, 3.5 years. At yung kalahati, 3.5 years. Ibig sabihin, ito ay kabuuan po ng 7 taong kapighatian. Kung ating natatandaan yung talata na binasa natin sa pahayag 20 verse 5, balikan po natin. Anong sinasabi po dito? Ang sinasabi po dito, ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Iyon po ay yung 3.5 years, yung unang kalahati. Yung pangalawa na 3.5 years, ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So doon naman po bubuhayin. Pagkatapos nitong naunang 3.5 years. So malinaw po ba sa inyo? Kaya dapat yung maunuan itong graph na ito. Balikan uli natin yung graph. Yung unang graph na 3.5 years, yan nangangaral ang mga pinabanal na binuhay na maguli. So nangangaral sila sa loob po ng 3.5 years. Sino-sino ito? Yung mga pinabanal. Yung mga pinabanal na ito, na kung saan, yan yung napunta sa Siyol. At yung namang ibang mga patay, sakalang bubuhayin pagkatapos nitong 1,000 taon, dito naman po magaganap sa 3.5 years. Ang magaganap po dito sa 3.5 years na natitira, dito papasok yung The Great Tribulation. Matinding kapighatian. Yan ang dapat nyong malaman. Di yan po bubuhayin yung mga natitirang mga patay. Yung mga napunta sa Hades. O alamin natin, para malaman natin, ito ay dadalhin di yan. Para makita natin, balikan po natin yung, ito po, basahin natin, yung mangyayari dun sa napunta sa Hades, na kung saan hindi sila binuhay doon sa unang pagkabuhay na muli, hindi sila nakasama doon sa 3.5 years. Pagkatapos ng 3.5 years, doon sa sumunod na 3.5 years, dito sila napunta. Ito po, basahin natin dito sa aklat ng pahayag 20 verse 14. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan na mga taong binigyan ng buhay na walhanggan ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itatapon din doon ang kamatayan at ang Hades, ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Malinaw po ba? Makakaranas ng ikalawang kamatayan yung napunta ng Hades. Kaya po yung napunta ng Sheol, hindi yung makakaranas ng kamatayan. Kung babalikan natin yung 20 verse 6, balikan natin ito. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. O di ba't napakalinaw? Yung mga banal hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Pero yung napunta po sa Hades, makakaranas ng ikalawang kamatayan. Kaya itong mga banal na napunta sa Siyol, hindi na yung makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang ibig sabihin po ng ikalawang kamatayan, parusa na ng Diyos doon sa lawang apoy at asupre na tinatawag. So, naging malinaw po ba sa inyo? Iyan po ang ibig sabihin sa ating mga magaganap at mangyayari dito sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, kapatid na Oscar,
naging malinaw na ba sa atin yung mga bagay na ito? Kaya salamat sa kasulatan at nababasa natin yung mga sagot sa inyong mga itinatanong. Ano ho? Ngayon, para mas malawak pa ang ating pagkaunawa doon sa ating pag-aaralan po sa 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, uumpisahan na po natin yung unang serye po. Kaya abangan po ninyo ito sa ating channel. Ano ho? Kung saan ay patuloy tayo magsaliksik at mag-aral nang sa ganun ay lumago tayo sa ating pananampalataya. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway kung ikaw ay bago na napadpad sa ating channel, huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe. Okay na po ba yon? Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat. Ciao, ciao!